maiwasang titigan ni Andrea ang litrato ng kanyang ama't ina na 10 taon nang hindi niya nakikita. Hindi niya maiwasang maluha ng malala dahil hindi niya nakasama ang kanyang mga magulang ngayon. 5 taon siya noon sa Saudi nang magpasya siyang umuwi ng Pilipinas. Nawalan sila bigla ng komunikasyon ng kanyang magulang dahil nasira ang cellphone ng mga ito. Naikisuyo na lamang ang kanyang ina sa cellphone ng kapitbahay kapag nais niyang makausap ito. Kasama ng kanyang magulang ang kanyang nakababatang kapatid na si Ian, na ng mga panahon na yon ay nasa 1 taong gulang pa lamang. Hinanap niya ang mga magulang ngunit hindi niya ito natagpuan. Hanggang sa nagpasya siyang huminto na lang. Sa isip-isip niya ay baka nagtungo na ito sa malayong lugar na hindi niya matagpuan. Huminga ng malalim si Andrea at ibinalik ang litrato sa kanyang pitaka. Tumayo na siya sa kinauupuang kama at lumabas ng bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinasibad iyon patungo sa kanyang butik, ang Andrea's Boutique. Kinailangang mga ibang bansa ni Andrea noon para makapag-ipon at makapagpatayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Bukod pa sa nagpapadala siya sa kanyang magulang buwan-buwan, sinabi ng kanilang kapitbahay na nagkahiwa-hiwalay sila dahil pinalis na sila sa lupang kinatitirikan ng bahay nila. Hindi kasi nila pag-aari iyon. Nakikitira lamang sila. Kaya nga ng ibang bansa siya para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Hindi naman pwedeng umuwi nun si Andrea dahil tiyak na magagalit ang boss niya, lalo na't hindi pa siya pwedeng umuwi nun. Muli, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang kanyang pamilya. Kung kamusta na ba ang mga ito at kung nakakain ba ang mga ito ng 3 beses sa 1 araw. Hahanapin ko kayo, Naitay, at kapatid ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikita. Umiiyak na sabi ni Andrea. 1 taon na simula na huminto siya. Ngayon ay magsisimula muli siya. Malungkot ang mabuhay ng walang pamilya. Dahil sa lungkot na nararamdaman, hindi niya napansin ang 1 kotse na papasalubong sa kanto. Kaagad niyang inapakan ng preno, ngunit bumangga pa rin ang sasakyan niya sa kotse. Bumuntong hininga si Andrea at lumabas. Sakto rin napapalabas ang 1 lalaki na nakasuit, mukhang CEO pa nga ata ang nabangga niya. Natigilan siya nang lumingon sa kanya ang lalaki. Napakagwapo nito. Pwede itong maging artista kung tangkad at build ng katawan ang pagbabasehan. Lumapit siya rito at yumuko. Ipagpaumanhin niyo po ang aking nagawa, Ginoo. Hindi ko po sinasadya. Hinging paumanhin ni Andrea. Ayos lang. Hindi mo na kailangan humingi ng pasensya. Walang may gusto nang nangyari. Nakangiti nitong sabi. Gumaan ang pakiramdam niya. Kaya naman niyang bayaran ng gasgas sa sasakyan. Pero nanghihinayang siya dahil mahirap kumita ng pera. Tinanong niya kung paano yung gasgas sa sasakyan nito. Ayos lang. Ako nang bahala, miss. Sabi nito at numiti ng matamis saka pumasok na sa loob ng sasakyan. Siya naman ay pumasok na rin sa loob at napangiti. Inisip kung kailan kaya ulit sila magkikita ng lalaki. Hindi maiwasan ni Jeric na mapangiti nang makapasok siya sa loob ng sasakyan. Maganda ang babaeng nakabangga sa sasakyan niya. Simple lang ang babae pero maganda. Patungo ngayon si Jeric sa kanyang opisina. Isa siyang vice president ng company. At ang kanyang ama ang chairman. Hindi pa nito lubosang naipapasa sa kanya ang pamamahala. Dahil kailangan niya munang patunayan na kaya na niyang pamahalaan ang kumpanya. At gagawin niya ang lahat mapatunayan lamang yun. Nang maipark na niya ang sasakyan sa parking area, lumabas na siya. Napakamutnoo siya nang makitang may kinakausap na bata ang gwardyang si Mang Canor. Umalis ka na dito, iho. Bawal ang mamalimos rito. Sabi ni Mang Canor. Sige na po, kuya. Kailangan ko po ng pera ngayon para sa gamot ng nanay kong may sakit. Para may makain din po kami. Nagmamakaawang sabi ng bata. Akmang itataboy ulit ito ni Mang Canor nang pigilan niya. Kaagad na napatingin sa kanya si Mang Canor at yumuko bilang tanda ng paggalang. Laging sinasabi ni Jeric na huwag na nitong gawin iyon, pero hindi ito nakikinig. Lumapit siya sa bata at yumuko para magpantay ang kanilang mukha. Magkano bang kailangan mo, bata? Tanong niya sa bata. Nakita niya ang luha sa mga mata ng bata. Kinuha ng bata sa bulsa ang 1 papel na katunayan na reseta iyon ng doktor. May sakit na diabetes ang ina nito at nagme-maintenance ito ng gamot. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ng bata na napakapayat. Halika, bibilhan natin ng gamot ang nanay mo. Nakangiting sabi ni Jeric.
Kaagad na umaliwala sa mukha ng bata at nagtatalon sa tuwa. Niyakap siya nito habang nagpapasalamat. Malinis naman ang bata dahil bagong ligo ito. Maganda yung ganun kaysa sa madungis na namamalimos. Pinasakay niya ang bata sa kanyang kotse at pinasibad iyon sa pinakamalapit na drugstore. Nang mabili ang gamot ng bata sa loob ng isang linggo, nagtungo sila sa isang grocery store at bumili ng mga pagkain nito. Kumain na rin sila sa isang fast food chain. Magandang kumain ang bata na parang ngayon lang nakatikim ng ganun. Nag-take out na rin siya para sa ina ng bata. Sumakay na sila sa kotse at pinasibad iyon patungo sa bahay ng bata. Wala ka bang mga kapatid? Tanong ni Jeric sa bata. Wala po, Kuya Pogi. Napangiti si Jeric sa tinawag nito sa kanya. Ang sabi po sa akin ni nanay, hindi na daw po niya alam kung nasaan ang aking ate. Ang tatay ko po ay isang basurero. Pero kulang po yun sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Huminto na nga rin po ako sa pag-aaral para matulungan ng aking magulang eh. Malungkot na sabi ng bata. Naawa siya sa bata, kaya nangako siya natutulungan nito kapag wala siyang ginagawa. Itinuro ng bata ang daan patungo sa kanila. Nang marating iyon, halos maluha si Jeric nang makitang isang squatter area iyon sa dulong bahagi ng kanilang bayan. Hindi mo aakalain na may mga bahay na barong-barong sa likod ng tambak-tambak na basura. Itinuro iyon ng bata. Diyan po nangangalakal si tatay. Narinig ni Jeric na proud ang bata sa kung anumang trabaho ng ama nito. Ipinark niya ang sasakyan niya sa bakanting lote sa tabi ng isang puno. Lumabas sila ng bata. Nilakad nila ang daan papasok. Hindi sanay si Jeric sa ganong uri ng kapaligiran, pero titiisin niya makatulong lang sa pamilya ng bata. Iyon po ang bahay namin. Turo ng bata. Bit-bit ang mga dala, nilakad na nila ang daan patungo sa bahay. Maliit iyon at mukhang hindi pa ata kasya si Jeric. Yumuko siya papasok sa loob. Nagatnan niya ang isang ginang sa papag na nakahiga. Ang isang lalaki naman ay nagluluto sa isang kalan sa isang tabi. Iyon marahil ang ama ng bata. Kita ang gulat sa mukha ng lalaki nang makita siya. Naku, Mr. Jeric Obenario, anong ginagawa niyo po rito? Nanlalaki ang mga matang tanong ng Ginoo. Kasabay nun, napatingin ito sa kanyang mga dala. Tiningnan ng Ginoo ang bata. Aris, namamalimos ka na naman ba? Pagalit na tanong ng lalaki. Nagyoko ng ulo ang bata at hindi alam ang isasagot sa ama. Sumingit na siya. Ah, ipagpaumanhin niyo na po. Kung namamalimos po ang anak niyo, gusto lang po niyang tulungan kayo. Nakita ko po siya kaya nagmagandang loob na akong bilhan ng gamot ng iyong asawa. Naggrocery at kumain na rin po siya ng agahan. Gusto ko pong makatulong sa inyo at sa kanya. Kaya ko po yung ginawa. Kaya huwag niyo na po siya sanang pagalitan, tay. Ginagawa po niyang sa tingin niya ay tama. Mahinahon na sabi ni Jeric at tiningnan ng bata. Ngumiti ito at nagsabi ng salamat. Huminga ng malalim ang Ginoo. Nagpasalamat ito sa tulong na ibinigay niya. Iniabot na din niya ang isang plastic na naglalaman ng gamot ng ginang. Ah, kada linggo po, pupunta po ako dito para bigyan kayo ng pagkain o kahit na anong maitutulong ko. Mag-aral ka na rin ulit, Aris, ha? Dahil napaka-importante ng pag-aaral. Iyan ang gagamitin mo para mayaon sa hirap ang mga magulang mo. Sambit niya at ginulo ang buhok ni Aris. Tumango naman ito at nangako na papasok na ito sa susunod na pasukan. Inalok siya ng Ginoo na kumain muna pero tumanggi siya. May trabaho pa raw kasi siyang kailangan asikasuhin. Nagmano rin si Jeric sa ginang at nagpaalam. Nagpasalamat naman ang ginang sa kanya. Inihatid siya ng Ginoo sa kanyang sasakyan. Inilahad nito ang kamay. Ako nga po pala si Armesio, para kahit papaano alam niyo po ang pangalan ko. Sincha naman po ang pangalan ng aking asawa. Sambit nito. Biglang lumungkot ang mukha nito. Tatanungin sana ni Jeric kung bakit malungkot ito, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Nag-text ang kanyang ama na kailangan siya ngayon sa meeting. Nagpaalam na siya at kaagad na pumasok sa kanyang sasakyan at pinasibad iyon patungo sa kumpanya. Anong balita, bes? Tanong ni Andrea sa kanyang kausap sa cellphone. Nakisuyo kasi siya sa kaibigang si Rosalie na hanapan siya nito na mag-aanap sa kanyang pamilya. Ayon dito, wala pa rin daw nakikita ang kakilala nito. Nanilumo siyang napaupo sa silya at nagpaalam sa kaibigan. Nasaan na kaya sila? Titigil na ba siya? Dahil parang wala namang nangyayari sa ginagawa niya. Napatingin siya sa glass door
nang may pumasok na lalaki roon. Napaawang ang labi ni Andrea nang makilala ang lalaki. Ito ay yung nabangga niya kanina. Tumayo siya na nagdulot ng tunog sa kanyang inuupuan. Napatingin sa kanya ang lalaki. May kita ang gulat sa mukha nito nang makilala siya. Kapag Juan ay ngumiti, lumapit siya rito. Umalis na kasi ang sekretarya niya, / sales lady, dahil kailangan itong bantayan ng ina nito na nasa ospital. Good afternoon, sir. Ano pong mapaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Andrea sa lalaki. Sinabi ng lalaki na kailangan nito ng suit para sa trabaho. Iginiya naman niya ang lalaki sa hilera ng mga coat na nasa men's section. Tinanong niya kung anong size nito. Nang sabihin nito iyon, kaagad niyang hinanap ang size ng coat. Nang makitang sakto iyon sa lalaki, iginiya niya na ito sa counter para magbayad. Nagpasalamat siya rito. Naglakad na ito patungo sa glass door, ngunit lumingon ito. Can I fetch you tomorrow night? Can I have a dinner with you? Seryosong tanong ng lalaki. Nagulat siya sa tanong ito. Niyayaya siya ng lalaki na mag-dinner sila. Ngunit hindi pa niya ito lubos na kilala. Nakita niya ito sa isang magazine kanina. Nabasa niya na vice president ito ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Dahil sa pagkabigla, kaagad siyang tumango. Hindi naman siguro siya mapapahama, lalo na't kilala ito ng lipunan. Ewan ba niya, magaan ang loob niya rito. Ngumiti ng matamis ang lalaki na hindi na nakita pa ni Andrea. Kinagabihan, nakaayos na si Andrea. Nakasuot siya ng sleeveless dress na tinernohan ng peach na sandals. Narito siya ngayon sa kanyang boutique at hinihintay ang binata. Ilang sandali lamang, may huminto na gray sedan sa harap ng kanyang boutique. Kinuha niya ang kanyang peach handbag at lumabas na ng boutique. Tinulungan siya ng lalaki na ibaba ang roll-up ng store at hinarap niya ang lalaki at inilahad ang kamay. Hindi ko pa pala napapakilala ang sarili ko sa'yo. Jeric o binaryo pala. Pagpapakilala nito sa sarili habang natatawa. Niyaya kita ng dinner na hindi ko man lang naipakilala ang sarili ko. Ngumiti siya at sinabing ayos lang yun. Sumaki na sila sa sedan ng lalaki at tinungo ang pinakamalapit na restaurant. Mabilis na nakarating sina Andrea at Jeric sa isang sikat na restaurant sa bayan. Pumasok sila at umupo sa isang bakanting mesa. Kaagad na nag-order si Jeric nang ibigay sa kanya ng service crew ang isang menu. Habang hinihintay ang kanilang order, nag-usap muna ang dalawa at tinanong ang anumang bagay patungkol sa kanila. Nang dumating ang kanilang order, nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, biglang naalala ni Jeric ang batang tinulungan niya kanina. Gusto niyang ikwento iyon sa dalaga para malaman nito na mabuti siyang tao. Alam mo ba kanina, pagdating ko sa kumpanya, may batang naghihintay ng limos sa gwardiya. Naawa ko dahil may sakit ang ina niya at isang basurero ang kanyang ama. Kaya tumigil siya sa pag-aaral para matulungan ng ama. Panimula ni Jeric, nagangat ng tingin si Andrea. Biglang naging interesado ito sa sinabi ng binata. Tinanong ni Andrea kay Jeric kung ano ang ginawa nito sa bata. Malapad na napangiti si Jeric. Tinulungan ko. Binili ko ang isang linggong gamot ng kanyang ina. Namili rin ako ng grocery nila. Pinakain ko yung bata sa isang fast food at nag-take out para sa kanyang ina at ama. Naawa nga ako eh. Dahil parang nulang nakakain sa fast food ang bata. Pagkukwento ni Jeric. At hindi maiwasang malungkot dahil sa awa sa bata. Ngumiti si Andrea. Hindi nito akalain na napakabuti pala ng binatang tagapagmana. Hindi ito tumitingin sa antas ng buhay ng isang tao. Nagustuhan nito iyon dito. Tinanong ni Jeric kung gustong sumama ni Andrea sa kanya sa susunod na linggo. Umiling si Andrea. Marami raw itong aasikasuhin. Isa pa, hinahanap nito ang pamilya. Dismayado man, naunawaan naman iyon ni Jeric. Mukhang busy nga talaga ang dalaga. Iniba na niya ang kanilang usapan. Hanggang sa napunta sa negosyo at iba pa. Hindi nila namamalayan iyong oras. Pagsapit ng alas 9, nagpa siya na silang umalis. Hinahatid ni Jeric ang dalaga sa bahay nito. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng bahay nito. Iba talaga ang nagagawa pag nagpupursige na makamit ang mga pangarap sa buhay. Bago lumabas si Andrea, nagpalitan muna sila ni Jeric ng numero para may komunikasyon sila. Nung gabing iyon, may imbing na natulog si Andrea. Dahil kinabukasan, ay hahanapin pa niya ang kanyang pamilya. Kinabukasan,
Maagang nagising si Andrea para maghanda sa paghahanap sa kanyang pamilya. Sa kamalas-malasan, hindi umandar ang kanyang kotse. Ilang taon na rin kasi yon at hindi pa siya nakakapagpundar ng bago, kaya napilitan siyang mag-jeep na lang. Habang nakasakay, tinanong niya sa mga pasahero kung nakita ba nila ang kanyang mga magulang. Ipinakita niya ang litrato ng mga ito, ngunit pag-iling lamang ang isinagot ng mga ito sa kanya. May sumakay na isang babae na sa tansya niya ay nasa late 50s na. Tinanong niya ito kung kilala ba niya ang nasa picture. Pinakatitigan iyon ng mabuti ng matanda hanggang sa manlaki ang mga mata niya. Kilala ko ang lalaki, Ining. Hindi ako nagkakamali. Siya ito, si Artemio. Nangangalakal siya sa basura at ibinibenta iyon sa aking anak na may-ari ng junk shop. Natulala si Andrea nang banggitin ng matanda ang pangalan ng kanyang ama. Kaagad niyang tinanong kung saan niya ito makikita. Sinabi naman ng matanda ang eksaktong lokasyon. Nagpatid siya roon. Ilang minuto ang lumipas, bumaba ang matanda at akmang aalis na ng jeep nang may batang lumapit sa kanya at nagsimulang kumanta. Maganda ang boses ng bata at pwedeng isali sa mga singing contest, kaunting pagsasanay na lang. Bigla siyang nakaramdam ng awa rito. Nakaramdam din siya ng lukso ng dugo. Palimus po ate, kailangan lang po ng pambili ng pagkain. Sabi ng bata. Binigyan niya ito ng 100. Tinanong ni Andrea kung taga saan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaawang ang kanyang labi nang malaman na iisa lang ang pupuntahan nila. Nakisuyo siya kung pwede siya nitong samahan roon dahil may gusto siyang makita. Tumango naman ang bata. Sumakay ang bata sa jeep at nang makarating sa destinasyon nila, bumaba na sila. Niyaya na si Andrea ng bata papasok. Parang may kung anong bagay ang dumagan sa puso niya nang makita ang kalagayan ng mga taong nakatira roon. Gusto niyo pong pumunta sa bahay ate? Ipapakilala kita kay nanay at tatay. Anyaya ng bata. Tumango naman siya. Hinahakna nila ang daan patungo sa bahay ng bata. Napakurap-kurap siya para pigilin ang luha na nais tumulo sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng mga ito. Pumasok sila sa loob ng bahay. Nay, si ate po pala. Tinulungan niya po ako. Sabi ng bata. Napatingin si Andrea sa babae na nasa higaan at ganun na lamang ang gulat sa mukha niya nang mamukhaan siya ng babae. Hindi siya maaaring magkamali ang kanyang inang si Cynthia iyon. Nakita niya ang pagluha sa mga mata ng ginang nang makilala siya. Anak! Naluluhang sambit ng ginang at tuluyan na itong naiyak. Anak ko! Nagtataka naman na napatingin sa kanya ang bata at sa ginang. Tinanong ng bata kung sino ang anak na binabanggit ni Cynthia. Tinignan ito ng ginang. Sinabi nito sa bata na siya ang nawawala nitong kapatid sa loob ng 10 taon. Naluluhang napatingin sa kanya ang bata. Ate? Tanong nito habang titig na titig sa kanyang mga mata na buong pagsuyo at pagmamahal. Nilapitan niya ang kapatid at humingi ng tawad. Dahil sa murang edad nito, ay naranasan nito na mamalimos sa daan para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pagkatapos, lumapit siya sa kanyang ina at niyakap ito. Nangako siya sa ina, nalilipat sila sa kanyang bahay. Sakto naman na dumating ang kanyang ama. Napalingon siya rito. Kitang-kita ang pangungulila sa mga mata ng kanyang ama. Andrea anak, ikaw yan? Gulat na tanong nito na hindi makapaniwala na siya ang nasa harapan nito. Tumango-tango siya at sinugod ng yakap ang kanyang ama. Umiyak siya sa balikat nito at sinabi ang mga bagay na hindi niya nasabi sa mga ito. Pangungulila sa kapatid at magulang. Humingi rin ng tawad si Artemio dahil hindi nito nahanap si Andrea noon. Kailangan nito kasing maghanap buhay dahil umaatake na noon ang diabetes ng kanyang ina, lalo na at bata pa si Aris. Tumango-tango naman si Andrea at naiintindihan ng ama. Umupo silang mag-anak at nagsimula ng magkwento si Andrea tungkol sa kanyang nakaraan. Kung paano siya nagsumikap para kapag natagpuan niya na ang mga ito ay mabibigyan niya ng magandang buhay. Sinabi rin niya na wala siyang ibang ginawa kundi ang hanapin ng kanyang pamilya. Ate, may tumulong po sa akin ng nakaraang linggo. Binilhan niya si nanay ng gamot. Bumili siya ng grocery namin at kumain pa ako sa isang fast food. Masayang wika ng kanyang kapatid. Natigilan si Andrea. Parang alam na niya kung sino ang tunutukoy nito. Hindi kaya si Jeric Ovinario? Tinanong niya sa kapatid kung sino iyon. Pero ang kanyang ama ang sumagot. Si Jeric Ovinario, iha.
Nagmamalaki na sabi ni Artemio. Napangiti siya at sinabi na kilala niya ang binata. Masaya naman ang kanyang magulang dahil nagkakamabutihan sila. Gusto ng mga ito si Jeric para sa kanya. Matapos ang maikling pag-uusap, napagpasyahan ni Andrea na tulungan ng kanyang magulang na lumipat sa kanyang bahay. Tumawag siya sa isang kakilala na nagmamay-ari ng truck para tulungan sila sa pag-aakot ng gamit. Nang matapos ang pag-aayos ng gamit sa sasakyan, nagpaalam ang kanyang magulang sa mga naroon. Masaya ang mga ito dahil kumpleto na sila. Naging emosyonal pa nga ang mga ito dahil matagal rin ang pinagsamaan nila. Mabuti na lang at may lilimang truck lalo na at medyo may kainitan ng panahon. Tinignan ni Andrea ang kanyang pamilya. Nakita sa mukha ng mga ito ang saya dahil sa wakas nakaalis na sila sa ganoong sitwasyon ng buhay. Tinignan siya ng kanyang ama at ngumiti. Maraming salamat anak. Nang marating nila ang kanilang bahay, ganoon na lang ang pagkagulat sa mukha ng kanyang magulang at kapatid nang makita ang kanyang bahay. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito nang tinignan siya. Tinanong kung sa kanya ba yung bahay. Ngumiti siya at tumango. Proud na proud kami sa iyo anak. Puno ng paghanga na sabi ng kanyang mga magulang. Niyakap naman siya ng kanyang kapatid at sinabi na napakayaman daw niya. Natawa na lamang si Andrea ng mahina. Bumaba na sila sa truck. Tinulungan niya ang kanyang ama na may baba ang kanyang ina at pumasok na sila sa loob ng bahay. Kung nagulat na sila sa labas, mas namangha pa sila sa loob ng bahay. Umupo sila sa sofa at binuksan ang TV. Nagpaalam naman si Andrea na gagawa lang ng merienda. Nakangiti siyang gumagawa ng sandwich nang tumawag si Jerry. Sinagot niya iyon. Kinamusta siya nito. Sinabi naman niya na ayos lamang siya. Biglang naalala niya ang kwento ng kanyang kapatid. Tinanong niya kung pwede bang pumunta si Jerry sa bahay niya. Bakit? Anong meron? Nagtatakang tanong ni Jerry. Basta, pumunta ka dito. May sorpresa ako sa'yo. Malapad ang ngiti na tugon niya na para bang nakakita siya ng kausap. Okay, pupunta ako. Sabi nito. Nagpaalam na siya dahil may ginagawa siya para sa mga bisita niya. Nang matapos siya sa ginagawa, nagtungo na siya sa sala at inilapag ang merienda sa center table. Niyaya ni Andrea ang mga ito na magmerienda na. Habang kumakain, sinabi niya sa kapatid na may sorpresa siya rito. Ano po yan ate? Tanong ni Aris na may pagkislap ang mga mata. Ngumiti lamang siya at ginulo ang buhok nito. Sorpresa nga eh, kaya hindi pwedeng sabihin. Anya na natatawa. Sumimangot lamang ito at ipinagpatuloy ang kinakain habang nanonood ng TV. Naipasok na ang mga gamit ng kanyang pamilya. Pagkatapos may bigay ang upa sa dalawang lalaki, umalis na ang mga ito matapos magpasalamat kay Andrea. Ilang minuto ang lumipas, may humintong sasakyan sa tapat ng gate ng bahay. Tumayo si Andrea at sinabing may bisita siya. Lumabas siya at nakita si Jeric na nakatayo. Ngumiti ito nang magtama ang kanilang mga mata. Binuksan niya ang gate at pinapasok ang binata. Anong sorpresa mo? Tanong ng binata. Hindi siya uminik. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Hindi maiwasang ma-excite ni Jeric habang papasok sila ni Andrea sa loob ng bahay nito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya pagkapasok niya sa loob ng bahay. Nakita niya ang pamilyang tinulungan niya noong isang araw. May kita rin sa mukha ng mga ito ang saya nang makita siya. Kuya Jeric! Gulat na sabi ni Aris. Ngumiti siya. Patakbo itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Tinignan niya ng makahulugan si Andrea. Ngumiti ito ng malungkot. Ikukwento ko. Sabi nito. Nagsimula nang makinig si Jeric sa kwento ni Andrea. Hindi niya akalain na nahiwalay pala ito sa pamilya ng 10 taon. Naawa siya dahil alam niya kung gaano kahirap ang walang pamilya habang nagpuprosige sa buhay. Marahil iyon ang naging motibasyon nito para magsumikap sa buhay. Ngayon, kasama na nito ang pamilya at hindi na mahihirapan ng kanyang magulang. Ang ama nito sa pangangalakal at ang kanyang ina sa maintenance nito ng gamot. May papagamot na rin sa ospital. Tumulo ang luha niya nang matapos itong magkwento. Pasensya na kung naluha ako habang nakikinig sa iyo ah. Hindi ko maiwasan dahil mahirap palang pinagdaanan mo. I'm so proud of you, Andrea. Ani ni Jerry at hinawakan ang kamay ng babae. Tumikim naman si Artemio. Kaagad naman niyang binawi ang kamay. Nagpasalamat ito sa papuri niya.
Tumayo na ito at nagpaalam na magluluto na ng pagkain. Siya naman ay nakipagkwentuhan sa magulang at kapatid ni Andrea. May sasabihin po sana ako, Tio Artemio. Submit niya. Binalingan nito ang anak. Tumayo naman si Aris at sinabing pupuntahan ng ate nito sa kusina. Ano yun? Seryosong tanong ng matanda. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Cynthia na nakaupo. Pwede ko po bang ligawan si Andrea? Tanong niya. Ngumiti ito at tumango. Oo naman. Gusto kita para sa anak ko. Alam ko na magiging mabuti kang kasintahan sa kanya. Sinsero nitong tugon at malapad na umiti. Nakahinga naman siya ng maluwag roon at nagpasalamat. Nagkwentuhan sila sa mga bagay-bagay hanggang sa tawagin na sila ni Andrea na kakain na. Masaya silang nagsalo-salo sa pagkainan. Matapos na kumain nila Andrea, Jeric at ang pamilya niya, sinamaan ni Andrea ang mga ito sa kani-kanilang kwarto para makapagpahinga na. Mabuti na lang at nandyan si Jeric at niyakyat nila ang kanyang ina. Nang masiguro na nakapagpahinga sila, nagtungo sila sa sala at naupo. Uwi ka na ba? Tanong ni Andrea. Tiningnan siya ng binata at tinitigan. Biniro niya ito na baka matunaw siya kung paano siya nito titigan. Ngunit hindi ito uminik. Masuyo lang umiti si Jeric. Pwede ba kitang ligawan? Seryoso nitong tanong. Napaawang ang labi niya sa tanong nito. Hindi niya akalain na tatanungin ito iyon. Hindi akalain ni Andrea na may balak pala itong ligawan siya. Ngumiti siya at tumango. Makikita sa mukha ni Jeric ang saya dahil sa sagot niya. Makalipas ang ilang buwan ng panliligaw ni Jeric kay Andrea, ay sinagot na ito ng dalaga sa isang flower farm kung saan siya niyaya ng binata. Ipinagamot na rin ni Andrea ang ina sa isang sikat na ospital at unti-unti nang gumagaling ito. Nagpatuloy na rin sa pag-aaral ang kanyang kapatid na si Aris. Ang kanyang ama naman ay binigyan niya ng negosyo na junk shop at tinulungan na magkaroon ng mga customer. Naging maayos ang negosyo ni Artemio at naging maganda rin ang benta ni Andrea sa kanyang boutique. Masaya siya dahil blessings lahat ang dumarating sa kanya. Masaya rin siya para sa kasintahan na si Jerry dahil ipinasa na rito ang kumpanya. CEO na ito at makalipas lamang ang 3 buwan, nagpa siya na silang magpakasal.